Okay, good morning po sa inyo lahat mga kaibigan. Update lang po tayo ha, tungkol po dito kay sa Pinas lang na broadcaster, isang hard-hitting commentator na si Percy Lapid. Kagabi po yung huling lamay, marami pong personalidad na nakapunta po ron. At isa na po dyan si Maria Reza. At ito po yung video, panoorin po natin yung kanyang pagdalaw dyan po sa lamay ni Percy Lapid. Okay, so yan po yung pagdalaw ni Maria Reza ng Rappler. Yan po sa huling araw ng burol ni Percy Lapid. Alam naman natin na katulad ni Percy Lapid, ito pong si Maria Reza ay talaga naman pong kritiko ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. At panoorin po natin yung kanyang interview pagkatapos po niyang sumilip dyan po sa labi ni Percy Lapid. Let's just say the last 6 years of the Duterte administration have been difficult for journalists. We continue to do our jobs. Percy continued doing his job, right? Since the Marcos administration came in, two journalists, including Percy, have been killed. I think that's too many. And it's time that we make sure that, the people who did this are found, and that justice is given. The family deserves that. It is a beautiful family, And what a shock. I think every journalist felt that shock the night this happened. I'd like to see the Marcos administration bring back rule of law and give greater protection to journalists who are after the facts. We need to work together. Sana naman talaga unity talaga, di ba? Kasi in the end, we are going to need all our people to work together to survive this coming economic crisis. Coronavirus, hindi pa po tapos yun, di ba? Climate change, ang dami pong problema. Sana naman po lahat tayo nagtutulong-tulungan. Not making journalists afraid to report the facts. Okay, so yun po, narinig po natin yung payag ni Maria Reza. Kaya nanawagan po siya sa Marcos administration na sana po ay mabigyan ng ustisya itong pagkamatay ni Percy Lapid. Total, nanawagan sila ng unity, di ngayon nila patunayan tong unity. No, kung talagang gusto nila magkaisa mga Pilipino, dapat maresolba itong pagpaslang dito po sa mga journalist. Kasi sabi nga ni Maria Reza, dalawa na po ang napatay na journalist dito po sa panahon ng Administrasyong Marcos. So yan po yung interview kay Maria Reza. At ipapakita ko po ngayon sa inyo yung video na kung saan inahanda na po ang paglilibingan ni Percy Lapid. O, makikita nyo ko ngayong umaga na inihahanda na po ang paglalagakan ng mga labi ng yumaong broadcaster na si Percy Lapid dito sa Manila Memorial Park. Bago inaayos na po ang mga lalakaran mamaya dito sa paglilibing sa kanya mamayang hapon. Bago makikita nyo po, nakaready na po yung mga tolda na gagamitin kung sakaling magkaroon man ng ulan o magkaroon ng matinding sikat ng mga araw. Makikita nyo po dito sa bahaging ito ang loteng paglilibingan ng mga labi ni Percy Lapid kung saan naka-ready na rin po mamaya para sa kanyang libing. So yan po mga kaibigan yung update natin. So far yun lang po muna. Iniintay pa po natin yung balita na manggagaling po sa NCRPO kung ano na po yung update nila. Yan po sa kaso ng pagpaslang kay Percy Lapid. At gusto ko rin ibahagi sa inyo na marami pong mga iba't ibang grupo
ang kanya-kanya pong bintang kung sino po yung ano, kung sino po yung pumatay dito kay Percy Lapid. At ayon po kay ano, kay Carbonell, ang may pakana daw nito ay itong Davao Death Squad o na dinala ni Pangulong Duterte dito sa ano, sa Maynila. So yun po yung sabi ni Wally Carbonell. At meron ding nagsabi yung grupo na nag-rally na ang may kagagawa naman daw nito ay si Pangulong Bongbong Marcos o pakana ito ng Marcos administration. So iba't iba po mga kaibigan, iba't iba po yung kanilang mga sinasabi. At ito naman si Pastor Kibuloy, di ba sinasabi niya na ito'y pakana ng CPP, NPA, NDF. So nako, marami po talagang ano, mga haka-haka ng mga iba't ibang grupo kung sino po yung may pakana at mastermind dito sa pagkakapaslang kay Percy Lapid. Sabi nga nung iba na sana totoong magkaroon ng hustisya. Kasi yun nga, narinig ko yung kay Carbonell, ang sabi niya na pwede ang may pakana nito mga pulis din ang pumatay kay Percy Lapid. Kaya malaya silang nakapagmaneho ng ano, ng motor na walang plaka. O, ang sabi niya na ang mga kagawa lang nun ay mga pulis. O, syempre pag hinarang sila, sabihin lang naman ng pulis na nakariding in tandem na confidential mission yung gagawin nila. At gagawin, aabutan lang nila yung mga pulis, 1,000, 2,000, okay na. So, ayun po yung ano, sinasabi ni Carbonell. At maging itong si Carbonell ay meron na rin ano, death threat na natatanggap. Ito po yung nakakatakot sa bansa natin na kapag ikaw ay nagiging kritiko doon sa mga maling ginagawa ng mga politiko dito sa ating bansa, ganito gagawin nila. Kaya naman ito yung sinasalungat ni Maria Ressa ng Rappler. Diba sinabi nga po niya kanina na dapat hindi ganun. Dapat hayaan lang natin magpahayag ang mga journalist o masasabi na rin natin mga vloggers na ipahayag yung mga mali ng gobyerno. Hindi naman ano eh, hindi naman na sinisiraan ng gobyerno eh. Pinapahayag lang yung mga maling ginagawa ng gobyerno. At katulad dito po sa Batang Maynila Toys YouTube channel, ang ginagawa natin kapag maganda ang ginawa ng gobyerno, papalakpakan natin. Pero kapag mali, doon po natin sila paalahanan at medyo kakalampagin para maitama nila yung kanilang mali. So, yun lang po muna mga kaibigan. Hintayin po natin yung latest update ng NCRP o tungkol po dito sa pagpaslang kay Percy Lapid. Hello mga nanonood dyan, mag-subscribe po kayo sa Batang Maynila Toys. Ay, maligay na pala.